nag-implement ang lockdown pa rin niyo? Hindi ka mahilig masyado. Nag-implement ang lockdown yung Capitol? Definitely, una-una na is kumbalikin ang mga nakikinig at saka yung mga naninood kay Kuya na ito. At saka yung mga iba pang istasyon na nandito ngayon na magandang takali sa inyong lahat. Ang estado po na nalaligan ng Maguindanao, definitely meron po tayong 117 positive cases of COVID. But what is the difference between us compared to other provinces? At least no, we do our best to contain. We do our best to contain the pandemic, which is the COVID-19, dahil yun nga, tayo po yung mga umaabang sa mga support natin, at the same time sa airport natin, na mga LSI natin, at saka yung ROF natin na taga-lalawigan ng Maguindanao. Yung nga lang, nagkaroon tayo ng 6, no? The other day is 3, then additional 2, then additional 1 as of yesterday, na puro empleyado ito ng provincial government ng Maguindanao. Tulad po nang binanggit ko sa inyo noon na ang lalawigan ng Maguindanao, ang pagsasabi natin ng gobyerno, eh tayo po yung bababa sa ating kababayan. Ang nangyari po ngayon, dahil sa kabababa natin, para matingnan natin ang kalagayan ng ating kababayan at makapagsabi tayo ng servisyo sa ating kababayan, binaba natin ang gobyerno. Itong mga tinamaan ng COVID sa naimpiyado ng lalawigan ng Maguindanao, sila po yung mga liaison ng lalawigan. So from time to time, they have to check the area. At the same time, yung isa natin tinamaan, merong nagkaroon ng seminar. Hindi ko na siguro banggitin kung saan siya nagkaroon ng seminar. Isa naman, nagkataon din na merong anak doon sa region, dito sa region natin. And hindi nagsabi kaagad na meron pala siya anak na COVID, which is isang bahay lang siya. So ibig sabihin, hindi na-isolate yung batang iyon doon sa magulang. Kaya itong magulang na ito, which is employed ng lalawigan ng Maguindanao, eh nag-umpisina. Doon nag-umpisa kung bakit nagkaroon, sabihin natin, ng direct contact doon sa kasamahan niya. So, good thing is, nagkaroon kagad tayo ng testing sa lahat na empleyado to secure na, as a public servant, you have to secure yourself na as before serving the people, see to it na hindi ka carrier ng pandemya. So, yan po yung dahilan kung bakit agad-action ng ating lalawigan mula nung narinig natin na meron tayo, mula sa Rio ng Barque, na merong apektado o may tinamaan ng COVID-19. So, bigla rin kami nagkaroon ng rapid antibody test sa mga empleyado na those who came out na positive ang IgM nila, then for confirmatory, nagkaroon tayo ng swabbing. So yung nagpositibo na binanggit ko, sila ay nagpositibo, hindi lamang dun sa rapid test na IgG-IgM, maging sa swab sila po ay nagpositibo. At na-contain natin sila, maging yung contact tracing natin, pinaigting natin mabuti, hanggang halos, kayo makita ninyo sa Old Capitol, puno na yun, pati basement nila. Kung dati-dati is first floor, second floor, ngayon occupied na rin ang third floor, pati yung basement, binuksan na rin natin, at maging yung old provincial jail. So, ganyan yung pinaigting kampanya ng lalawigan ng Maguindanao. Although, alam po natin lahat, no, ang gamot lamang nito, dahil wala pa talagang gamot ng COVID, is only disiplina. Disiplina sa sarili, yung paglilinis parati ng pangangatawan, because we have to address other kind of infection, other kind of diseases like diarrhea, malaria, dengue. So ibig sabihin, lahat po yan, ang kasagutan is kalinisan. Kalinisan ng kapaligiran. Kaya nagkaroon po tayo ng massive clean-up drive sa buong lalawigan.
which is simultaneous from the barangay up to the municipal level hanggang sa provincial level. So this will apply, hindi lamang ito isang beses, no? This will be a part of self-discipline to all our LGU, to all public officials, that magiging parte na ng buhay nila ang paglilinis. No, I mean, malinis naman, but yung paglilinis ng buong kalye, ng buong kinakasukupan ng bawat public servant. So, hopefully, no, na maging matagumpay ang proyekto ito, dahil alam ko na ang bawat LGU ngayon, pinipilit natin at saka yung barangay kapitan na maging malinis, dahil alam natin meron tayong solid waste management, meron tayong MRF, which will impose the law, no? Kung meron mang violation na gagawin ang mga LGU natin by not complying the solid waste management, by not complying the quarantine act law, as at the same time by not complying yung MRF natin ngayon, binigyan natin ng ngipin ngayon yung batas ng Pilipinas. So I appealing to those LGU that you must be active on doing your mandate as a public servant. Dahil sama-sama po natin linisin ang ating lugar, sama-sama po natin baguhin ang imahe ng Mindanao. Hindi dahil ang laban ko ito, ang laban ko sa pandemya ito is hindi ko laban. Hindi yung laban, kundi laban natin lahat, laban ng buong sambayanan nito. So hinihikayat ko yung mga public officials, particularly doon, hindi lamang mayor, kundi lahat ng public officials mura sa sitio, city leader, barangay kapitan, barangay tagawad, na sama-sama tayong linisin ang lalawigan ng Mindanao. So hindi isang beses yun, kundi we mandate them twice a month, hindi lamang during ngayong buwan ng Setyembre, kundi hanggang matapos ang termino nila. So hanggang matapos ang termino ko, bilang gubernador ng lalawigan, ipakita natin na yung mga Muslim, ay malinis. Pag sinabi natin Islam, ay totoong malinis. Hindi lamang yung kasalita, kundi maging sa gawa. Ma'am, major feat niya ito, itong nangyari ngayon na event. Although nagkaroon na nga ng peace ng government at ang MIL, pero mayroong mga maliliit na conflict na involved yung organization. At ito nga yung di-resolve ninyo ngayon. Yeah. Definitely, sinabi ko kanina, during my campaign period, no, my advocacy is peace, unity, reconciliation, and empowerment. Kung napansin po ninyo, we have two kinds of leaders. A leader who divide and rule, and a leader who unite and rule. Ngayon, ang gobyerno may malasakit sa Mindanao focusing on unity. No, on unity, on peace, and that's the reason why tayo po ay nandito ngayon upang ipakita sa sambayanan, sa lalawigan ng Mindanao, na hindi imposible yung matagal na natin pinapangarap na na matugutan na ang problema ito, lalong-lalo na yung rido. Alam po natin na ang rido ito is matagal na, yung nakita po ninyo kanina, no, yung hindi pwede magtagpo, at least ngayon nagtagpo-tagpo, at at least ngayon nakahawak kamay sila, and with the presence of the division commander of 6ID as well as our PNP. Not only that, but as well as representative coming from the Bond government, and at the same time yung mga elders natin na nandito ngayon. This is to strengthen, no? To strengthen the unification of both, no? Yung mga nag-aaway na partido. And I'm so happy that very successful, dahil ito ay yung ang ginawa natin is only public appearance, dahil tapos na yung unang ginawa na sila ay magbati. So pinakita natin ngayon sa karamihan na yung haka-haka kung sila ba ay nagbati or meron pa bang alitan, kinakita natin in public na wala pong nangyayaring awayan yung dalawang grupo. So whoever will intend to gumulo sa usapang ito, it might be another party. So hopefully it will not happen, dahil they swear in the Quran that hindi gagalaw ang bawat isa, at nag-create din ang lalawigan ng Mindanao, which is called the Provincial Mindanao Mindanao Monitoring and Investigation Team, which will be composed of military, PNP, PNP
Medical Council, CSO, yung mga ustadyas natin, yung representative coming from IP, our vice board chairman, so i-address natin, sinama natin sila doon, no, para mabigyan pansin yung mga possible na gulong mangyayari at the same time matundukan pa yung iba pang dito sa lalawigan ng Pagkana. And it's changing SPMXS box na image daw, ma'am? Definitely, we are focusing. I am focusing on the SPMX box, and that's the reason why I am appealing to the senators na sana mabigyan pansin yung ginagawa natin creation ng Lalawigan ng Maguindanao, which will be known as Southern Maguindanao as well as the Northern Maguindanao ang hatiin ito. Dahil upang mabigyan pansin ng gobernador ang kanyang distrito. Dahil napakalaki po yung area ko. We have 36 municipalities, 508 barangays. E kung ma-divide natin ito, at least I can focus on the SPMX box. I can easily address dahil hindi katulad kayo, no? May problema sa unang distrito, kailangan ko pumunta samantalang hindi pa ako tapos dito. Kahit within a year, pagbilangin natin, we have 365 days in a year, including Saturdays, Sundays, and holidays. And 508 barangays, hindi natin kaya ikutin in just a matter of one year. At yung redo na ito, kumbaga ang pagbibigay ng relief goods during evacuees is not the solution. No? Nakakapagod sa bawat LGU yung puro bigas. No? What we want is a lasting peace in the area so that we can focus much more on katulad ng problema kanina, problema natin yung tubig, problema ng ilaw, problema sa kalsada dahil di mailabas yung produkto. So we will try to solve this. Dahil alam po natin na ang Lalawigan ng Maguindanao ang madalas ang maliban sa Rido, no? Ang ugat-ugat dito is yung ugat ng kahirapan dito, of course, is alam natin yung kakulangan ng edukasyon. Dahil nga alam